Hello guys, magandang hapon. 2:20 ang oras guys. Nililipit ko dito banda sa may lalagyanan namin bigas. Kasi bibili kami ng bigas mamaya ni Kuya John. Ayan o. May isang kaban pa akong natira pero kailangan na namin bumili kasi yan na lang. Ito pa rin yung isa ko pang pinagkakakitaan dito sa bahay guys. Ito yung pinakauna kong pinagkakitaan. Sa lahat na nandito ang naging negosyo namin ngayon. Ito yung pinakauna ko na, hindi ko naging unang negosyo. Ito yung una kong negosyo na, ito yung naging negosyo ko na umunlad kami guys. Kasi ang dami ko nang naging negosyo na pinasok. Marami akong pinasukang negosyo na bankrupt. Na hindi umunlad, na hindi lumago. Kasi may mga kwento kung bakit hindi lumago. Pero guys, ito yung lumago talaga kami. Ito yung talagang as in gumanda talaga yung pamumuhay naming pamilya. Gumanda yung aming income. Nagkaroon kami ng maraming biyaya. Hindi mo siguro kasi sa nakahawak ako ng 40k, limpak-limpak na yung para sa akin. Kasi nga, nanggaling ako sa wala kahit piso sa bulsa. Wala akong pera, wala talaga, wala ako kahit magkano. Pag inumihingi ang anak ko, wala akong maibigay. Kalamang tiyan namin, wala kaming makain. Galing kami sa ganun guys. Ang pamilya namin ni Kuya John ganun. Ako ang pamilya ko, pinagmulan ko, mahirap. Si Kuya John hindi naman ganun kahirap kasi nung panahon na yun ang papa niya sundalo, masarap ang buhay niya. Pero nung nagbuo kami ng pamilya ni Kuya John, ang pamilya namin guys is napakahirap. Wala si Kuya John mapasukan na trabaho. Ako rin wala mapasukan na trabaho kasi high school graduate ako, mahirap mamasukan yun guys. Yun ang ano dun. Si Kuya John, 3 beses nag third year. Hindi nakatapos ng high school. Binubuksan ko tong isang bigas guys kasi isasalin ko yung nandun na konti sa isang kaban. Bibili kami mamaya ni Kuya John ng kailangan naka-maintain ako ng 6 na kaban sa isang linggo. Yun yung ano guys. Dati hindi lang 6 na kaban ng nabenta ko. Umabot ng 16 or 20 kaban bawat linggo. Tapos maliliit pa yung anak ko way back 2008 ako nagsimula. November. Kasi eto, isang taon to nun itong bunso ko. November 2017 ako nanganak sa kanya. Tapos November 2007. November 2008, doon ako nagsimulang magbigas. Nakiusap ako sa asawa ko na magbibigas ako. Kaya, may kwento yon. Sa susunod ko, kwento ko kasi ahaba na naman. Pero as of now, bibili kami ng bigas ni Kuya John. Gusto ko kasi siyang videohan na nagbubuhat ng bigas. Kasi si Kuya John ang aking bayani. Siya ang aking tagabuhat ng kaban-kaban na bigas. Kahit noon pa. Balikan ko kayo guys, sasalin ko lang yung ano, yung nando na konti, sasalin ko dito sa marami. Kasi para dito ilagay yung 6 na kaban. Bibili ako eh. Pupuntahan ko na si Kuya John. Habang hindi umuulan, kasi maulan nga. Ngayon ako kapag hindi umulan, pupuntahan ko siya, bibili kami. Balikan ko kayo. Dito na kami guys. Nakabili na kami ng bigas. Nakabuhat na si Kuya John ng isang kaban. Ito yung isang kaban. Paparating pa lang ulit yung susunod. Malaking tulong talaga sa akin guys kasi kung dito ka sa lugar namin, aarkila ka ng tricycle, aarkila ka ng magbubuhat, babayaran mo tayo magbubuhat, pero ako hindi, nakalibre ako sa ganun. Jessica dyan. Ito ulit na harapan na yan. Siya lang lahat guys, mula noong nagsimula kami hanggang ngayon. Siya ang nagbubuhat, siya ang service ko. Kahit na pumapasada siya, naaabala siya sa pasada, walang problema sa kanya. Kaya lang, ano, alinsangan ng panahon, kainit. Ano yan? Bayad sa liptin? Oh, bayad ulit sa kanya sa liptin. Ito yung aking isa pang pinagkakakitaan dito sa bahay, guys. Kailangan ko talagang tumulong sa asawa ko dahil para sumapat lahat ng gastusin dito sa bahay. Kasi hindi nga kaya ng kinikita ng asawa ko. Maliit ang kita niya. Kaya napilitan talaga akong tumulong sa kanya. At
kailangan ko talagang, at saka sanay talaga akong kumikita ng pera mula pa nung dalaga ako, sanay na ako dumiskarte. Sino mo? Kitang-kita, di ba? Tapos na si Kuya dyan, magbuha tayo na guys, so yung anim. Malis na siya ulit kasi magsiservice siya. Meron pa siyang susunduin service eh. Akala ko nga kakain na kami, hindi pa pala. Kaya nga 4 o'clock yung tanghalian namin. Sarado mo yung pinto na yung gate. Ay yung ano, pinto sarado mo. Sarado mo yung pinto. Sarado mo yung pinto. Makulit ka na naman eh. Iniwan ko lang siya dito, mag-isa siya lang nagbantay. Ano guys, kasi kaya ako nasasabing ano, talaga malaking tulong siya sa akin. Kasi sa panahon ngayon, bibihira na lang talaga yung asawang makakatuwang natin sa buhay na maayos. Kumbaga, ako napakaswerte ko kasi hindi man nga siya good provider sa financial. Kasi nga, hindi nga kasi yung kinikita niya. Pero dito sa bahay, nandito siya para sa akin. Lagi niya akong tinutulungan sa lahat ng bagay, sa paglilinis, sa pagdidisiplina sa mga anak. Hindi siya walang pakialam. Lahat may pakialam siya. Lahat tinatanong niya, lahat tinutulungan niya kung anong po pwede niyang itulong sa akin. Kaya nasasabi ko talaga guys na malaking tulong siya sa akin. Hindi asawa, asawa lang. Walang pakialam kung ano yung gagawin mo. Bahala ka. Porkit mag-asawa na kayo, bahala na siya. Hindi. Ay, bahala. Bahala ka na. Ganun, diba? Siya hindi. Lahat nandito. Kung ano yung noon na pinapakita niya sa akin noong mag-boyfriend pa lang kami. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Bayad ko nga lang sa kanya. Halik, yakap yun. Kiss, bago umalis. Yan siya. Palagi siya si Kiss. Pakiss. Ganyan. Lagi mo siya lalambingin. Yun lang yung hinihiling niya lagi. Walang iba. Salamat guys sa pakikinig, sa panonood. Pinakita ko lang sa inyo yung isa ko pang pinagkakitaan dito sa bahay. Nanonood sa YouTube yung anak ko ng ano, kaday ng ginto, kasi wala pang ang kaday ng ginto na palabas. Nire-replay niya lang yung mga napalabas na nakaraan. Bye! Ingat kayo!